kasal, andun ang Diyos at anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang makahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi na may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kong buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at napanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramdamin ng puti. At hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya ng pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay.
Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturoan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang aking tinig, ay bubuksan ang pinto. Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Iyong mga masunurin na sa iyo nakikinig at ang laging ginagaway na ayon matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat ng bawat saglit, iyong gawang paninira, hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman, siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y magani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano at nangangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, sila'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka kaagad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po
sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa Kanya. At sinabi sa Kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambayan ng ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang harapin, hanapin at iligtas ang naliligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ang tanong po, bakit nga ba nagsikap si Zaccheo na makita si Jesus? O sasabihin po natin, why Zaccheo exerts so much effort to see Jesus Christ? Marahil isang bagay po, pagod na po siyang mamuhay ng makasalanan. Pagod na po siyang manglamang sa kapwa niya. No? At kung titingnan po natin mga kapatid, itong chapter na ito ng Ebanghelyo at chapter 18 ng Ebanghelyo noong mga nakaraang araw ay magkasalungat. Sa chapter 18 po, sinasabi doon po na isang mayamang lalaki na sinusunod niya ang 10 utos o yung mga utos ng Diyos. Pero ayaw niya pong iwanan yung buhay na marangya. Ayaw niya pong magbigay. Pero dito sa buhay ni Zaccheo, lahat, no, gusto niyang ibigay sa Diyos sapagkat nais niyang makabawi sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Kung titingnan po natin mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kapag sinabing ikaw ay tax collector, ikaw ay makasalanan. Kaya nga po, nagsikap si Zaccheo para malaman niya o malapitan niya si Jesus. No? Kung titingnan po natin, sabi nga po sa Ebanghelyo, si Zaccheo ay pandak. Sa dami-dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya anong ginawa niya? Gumawa po siya ng paraan para lamang po makita si Jesus. Umakyat po siya sa puno ng sikumoro para makita. Pero alam na ni Jesus alam na ni Jesus yung ginagawa ni Zaccheo. Kaya ano pong sabi ng ating Panginoon? Zaccheo, bumaba ka diyan. Magmadali ka. Kaya nagmadali si Zaccheo at si Zaccheo ay pinatuloy niya si Jesus. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, na kahit nais ni Zaccheo na magbago, naroon hindi nakaligtas si Zaccheo sa mga chismoso at chismosa. No? They are already judged him. No? Sabi nila, bakit nakikituloy si Jesus sa bahay ng makasalanan? Pero hindi nila nakikita yung laman ng puso ni Zaccheo. Nais niyang magbago. Through that action, mga kapatid, tayo kaya na natitipon dito, kaya-kaya natin mag-exert ng effort to see si ang ating Panginoon. Kaya-kaya nating umakyat sa puno para lamang makita si Jesus at para tayo ay makapagbagong buhay. No? Kaya mga kapatid, sa Linggo, ipagdiriwang na po natin ang Christ the King, ang paghahari ng ating Panginoon. No? Are you ready to celebrate the Christ of the King? Kaya mga kapatid, sa tagpo ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, gaya ni Zaccheo, na sana po ay mag-exert effort po tayo na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ni Zaccheo, naroon ang kanyang pagnanais. Ibibigay niya ang kanyang oras at ang buong kayamanan niya para makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo kaya, mga kapatid,
kaya-kaya natin ang ginawa ni Zaccheo. Kaya-kaya nating lumapit sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nais ba nating makausap ang ating Panginoong Hesukristo at sasambitin natin, Panginoon, ito po ang aking kasalanan. Nang daya po ako, nang lamang po ako. Through that, mga kapatid, ipinapakita rin po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya madamot. No? Naroroon ang kanyang pagiging generous. Natatanggapin po si Zaccheo. Tayo din ay ganun. No? Ang ating Panginoong Hesukristo ay very merciful. Hindi po niya ipinagdaramot. Kaya, kung titingnan po natin mga kapatid, na sana ay maging ganito rin tayo. Gaya ni Zaccheo, we need to offer ourselves to others. Huwag po tayong maramot. Huwag po tayong maging madamot. Lalong-lalo na yung mga humingi ng kapatawaran po sa atin. Na humihingi ng tulong. No? Kaya mga kapatid, na sana po sa araw na ito, mahamon po natin ang ating sarili na tayong lahat ay makalapit sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ngunit ano po yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo? Ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo, handa mo bang ibigay ang buong-buong puso mo sa ating Panginoong Hesukristo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pagahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintaing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat niyo aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagaw namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalaharin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloy sa ikaliwanagan. Kaawaan mo at padapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa aming mga sala, para na
ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabalik sa aming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Laging awit ang
pagsagisag ng mabuhay sa pag-ibig. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging dihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ng sa ngunit dahas ay limutin, sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, gantimpala ko ay ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumana sa sarili ay mabuhay sa tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluan naming pananapakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang uling apunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Ama. Kaisa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobre may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ang ating pamimintuhok kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation
bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-apat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ika-5, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kay Mito Yunting and the Drivers Band kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosis ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong ticket sa ating pamisahan at opisina at maging bahagi na nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-6, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ika-7, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga tao at sasakyan upang simulan ang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin muna ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa Time Team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo na mga parang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.